Hey guys! Welcome back to my channel. So ngayon po ay mag-share po ako sa inyo ng isa na namang pong panibagong Pancit Canton recipe na talaga namang magpapabasog sa inyo. Tara, samahan niyo po ako. Thank you.
kimtim time. So, pigaan muna natin yung calamansi. Haluin muna natin. Yan. Kaya mas masarap yung ganitong way or yung ganitong technique ng pagpapansit canton. Kasi po, para hindi masyadong malamog yung pansit at saka para hindi siya, kasi di ba pag pinalambot natin sa tubig, nagiging matabang siya. Ito, yung flavor mismo ng yung noodles, nandito pa sa kanya. Dahil in-steam lang natin siya. Tapos mabilisan lang natin siyang nilubog dun sa pinag-steaman niya. Ayun, so tikman na po natin. Kita niyo yung pansit buhag-hag. Sobrang buhag-hag ng pansit. So, ka dyan. Ito ako. Yung noodles pa lang dito kanina. Grabe. Ang bango-bango. Kain po. Noodles lang ito. Wala pang gulay. Nasaan siya yun? Ang sarap. Napaka-firm ng noodles. Tapos yung gamit natin, nilagay natin mga sesame. Yung sakto-sakto na lasa niya. Kantahan dito, hindi mo kailangan gumamit ng asin. Doon lang sa pagpapakulo ng chicken, tayo gumamit ng asin. Pero lahat ng mga nandito, hindi ko gamitan ng asin. So, okay na okay siya. Bagay na bagay yung chorizo dito. Gusto ko yung texture ng noodles. Ang sarap. Alam niyo yung al dente, parang sa pasta, no? Hindi siya, buhag-hag siya. Kumbaga, hindi siya, alam niyo yung malata, or parang lamog. Basta, sobrang ganda ng luto. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, and share this video with your friends. And don't forget to follow me on my Facebook page and Instagram. Bye guys!